So mga ate at kuya, despite sa mga pasabog ni Miss Maharlika, parang tuloy pa rin, parang business as usual pa rin ang mga nakaupo sa gobyerno ngayon. And take note, kahit hindi nakaupo sa gobyerno, mukhang business as usual din. Parang hindi naman takot kay Miss Maharlika. Maybe nagwawala, nagagalit, natataranta dahil may mga, di ba, may mga revelations si Miss Maharlika patungkol sa kidnapping, patungkol sa mga kasama sa New York na mga drug lords or drug personalities, kung ano paman, di ba? At kung ano-ano pang mga anomalya at corruption sa gobyerno. Pero matataranta lang sila na nakarating kay Miss Maharlika, gagawa ng paraan na mahanap kung sino yung puting ahas. Pero business as usual, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin ang ganap. Nagpasabog si Miss Maharlika, nagpakita ng video na bumati si Madam ng happy birthday kay Melionario. Sama-sama tayo maging Melionario. Thank you for the things that you have done for me and my husband. Diba ganun-ganun yung video message sa birthday ni Melionario na ginanap sa Kamangyang. Grabe, bigatin talaga si Melionario, no? Itong ano ba siya? Chairman ng general manager ng tayaan ng numero. Ay under po ng Office of the President ang tayaan ng numero, mga ate at kuya. Hindi nagdududa si Kuting kung bakit linggo-linggo, isa, dalawa, may nananalo sa tayaan ng numero. At eto, meron na naman, Diyos ko po, pag open ko ng Facebook kahapon, mga ate at kuya, ito ang post ng napakarami. Even yung mga hindi mahilig sa politics, ito ang post. Parang ginagawa nilang katatawanan. Ay, akala namin long weekend na yung mga petsa. Akala nila petsa itong mga to at mga ate at kuya. Kasi di ba pag long weekend, oh, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, sunod-sunod na long weekend, tuwan-tuwa ang mga estudyante, walang pasok. Yay! Long weekend, di ba? May ano, may Eid Mubarak, ganun, may eclipse, may kung ano pa mang ganap, di ba? May Chinese New Year, oh, na long weekend, may araw ng kagitingan, oh, sunod-sunod, di ba? Fridays hanggang Tuesday ng kabilang linggo, sunod-sunod. Akala ng mga bata, yung mga numero nakikita nila, ipetsa ng ano, ng long weekend. Yung pala, tumama na numero sa loto. Laging may nananalo. Take note, Grand Loto. Nasaan ba yung... I have a photo of... Ano eh. Kung gaano kahirap manalo sa loto, mga ate at kuya. Pero nakakapagtaka, bakit laging may nananalo? Isishare ko sa inyo. Okay. Oh. So ayan, pag... open ko ng social media, may nanalo na naman. And take note, ang laking pera niyan. 222 million. Napakahirap manalo, lalo sa Grand Lotto. Apakaliit na tsansa. Tingnan natin mamaya kung gaano ka dali or kahirap tumama sa mga tayaan na yan. Lalo kung ilang combinations ang kailangan mong, di ba, tayaan bago ka manalo. Pero ayan, may nanalo na naman. Diyos ko po. Mayat maya. Pag walang nananalo, ang nangyayari, nagtataka, uy, wala pa rin nananalo. Uy, himala. First time in the history at parang pang Guinness Book of Records, mga ate at kuya, na mayat maya may nananalo sa loto. Sa bansa lang natin yan. At hindi nire-reveal kung sino ang tumatama. Ngayon may nagdududa na parang si Mamshi ang tumatama, kung hindi man si Melionario. O kaya baka si Tanin, di ba? Sila? Mamshi, pakisagot dito. 'Di ba? Yung pasabog ni Miss Maharlika na binati mo si Mel, sabi mo sama-sama tayo maging Melionario. Although you were just I guess joking or nagwo-wordplay ka lang. Bakit sama-samang maging Melionario? Bakit ka magiging Melionario kung sa gobyerno ka magtatrabaho? Hindi ka dapat maging Melionario katulad ni Mel Langka na 'yan, ni Melquiades. Kada pangalan niya, di ba? Melquiades. Siya yung general manager ngayon. Manager din niya ni Taning, mga ate at kuya. May connection si Taning sa manager ng tayaan ng numero. Manager din niya ni Taning. O tapos kaibigang matalik ni Madam. At nung nag-birthday si Melquiades sa palasyo, pag ginanap at binati pa ni Madam. Thank you sa mga ginagawa mo para sa akin at sa aking husband. Sabi niya, pasabog ni Miss Maharlika yan. O, sino ba ang nasa opisina ng... Sino ba ang nasa palasyo kung saan nandun ang opisina ni Kuting? Di ba nandun din si Jahas? Under kay Kuting ang tayaan ng numero pero hindi nagtataka si Kuting. Ba't ganyan? Teka muna, nakakahiya naman.
Hindi naman ito nangyayari sa mga nakaraang panahon. Never itong nangyayari sa buong mundo na maya't maya may nananalo. Tapos sa panahon ko, nangyayari, ano ba to? Teka muna, Melquiades, pumunta ka muna. Bakit lagi may tumatama? Anong nangyari? Faulty ba yung mga machines nyo? Ba't ang daling mahulaan ng tao? Yung hirap niyan. Diba? According to Sandra Kam, yan, binabanat-banatan ni Sandra Kam, si ano, Melquiades. Mamaya sa hakbang ng maisog, nandun na naman yan si Sandra Kam. Marami na namang pasabog yan. Diba, laging nandun si Sandra Kam sa ano eh, sa prayer rally ng SM9 noon sa Liwasang Bonifacio. Grabe ang mga pasabog niya. Mm. Ang hirap daw tumama sa loto, bakit nung umupo si Melquiades, malimit nang may nananalo. Alam nga namang si Melquiades ang nananalo dyan. Kung ayaw niyang ma-question ni Kuting, baka dapat may komisyon. Kung ayaw niyang mapatawag sa kamangyang, oy Melquiades, bakit lagi may nananalo? Kailangan siguro may pampalubag loob. Right? Para magawa ni Langka ang kanyang mga himala sa tayaan ng numero, kailangan yung pinakamataas sa kanya ay may mapala. Hati ba sila? O 60-40 ang usapan? Or 70-30 lamang si kung sino mang lone vetor yan na nakakapunta ka? Diba? Tapos malimit taga Bulacan ang nananalo, mga tatuyo. Taga saan si Taneng? Write comment sa comment section. Okay. So, bakit natin tinatanong, Madam, nagtatanong lang kami, ikaw baga si Lone Vetor? Eto sa post ni Ms. Pebbles, wala na akong ibang maisip kung sino ang kanyang pinaparinggan. Madam, mukhang ikaw ang pinaparinggan. Huwag kang magalit sa akin, huwag mo akong gurgurin. Ako ay napipitsuging vlogger, litit ng channel ko. Hindi ako makakabawas sa mga tinatamaan nyo sa tayaan ng numero, kayo man ang tumatama. Kahit gumaungaw pa ako ng gumaungaw dito, kaunti lang ang nanonood sa akin. Okay, hindi nga ako maka-100K ng followers. O eto po, post ni Pebbles. Nag-react siya mga atat kuya. Doon sa tumama kahapon. Grand Lotto, isa sa pinakamahirap na tamaang, di ba, draw ng tayaan ng numero. O, kaya hindi sumama si O Nanay, feeling ko sa anemika, di ba, hindi nakita na nagpicture-picture na naman sa hagdanan with matching apakaraing bulaklak. Si Kuting lang ang bumaba sa eroplano, parang bago pa ibang eroplano, may pula-pulang kulay eh. Hindi yung parang presidential plane na apakalaki at may pabulaklak pa sa hagdanan, nahiya yata ang mga inanintan. O, may pa-red carpet pa, di ba? O, kaya hindi sumama si O Nanay kasi may inasikaso siya. Oh. Nagkulay ba siya ng ano, ng ticket? Ng tayaan ng numero? Vovo din tong nagsisipagtaya sa loto eh. Nagbibigay sila ng pera kina O Nanay. Ibig sabihin yung mga kababayan natin na naiinganyo kasi madali nga namang manalo may at mayang may tumatama. Ang mga kababayan natin umaasa na baka sila na yun. Which is very wrong mga ate at kuya. O, kasi para kang nabanggit ko na yun sa mga nakaraan kong vlog, para kanitong nakaka-experience ng double taxation. Kinakaltasan na nga ang mga income ng mga nagtatrabaho ng income tax. Meron pang value-added tax sa mga binibili natin, may mga sin taxes at kung ano-ano pang buwis, may mga real estate tax. Apakarami ng buwis ang binabayaran natin or nadadagdag sa ating ginagastos pag bumibili tayo ng mga goods and services. Tapos sumataya pa tayo sa loto in the hopes na tayo ang tumama. So parang doble-doble ang gastos mo at napupunta sa gobyerno pero hindi ka naman tumatama. Wala tayong narinig na private individual na siya ang tumama at siya si Lone Vetor. Walang ipinapakitang mukha ng Lone Vetor sa Pilipinas unlike sa ibang bansa. Na kapag tumama ka sa loto, hindi binablur ang mukha mo, di ba? Kina-cover ng media kung sino ang nanalo ng loto, alam ang pangalan sa Pilipinas sekreto, which is very wrong. Sa kadahilan ng baka daw ma-hold up, baka daw tiktikan, and, diba, maging mapanganib. Lahat naman po, mga nganib ang buhay. Oh. But yung mga taga-US, may mga Pilipino rin tumatama sa loto sa ibang bansa, sa Middle East, pinapakita mukha, wala silang magawa. Dead ma. Eh ano? Nasa tao na yan kung paano yung i-handle ang finances. Unang-una, hindi naman binibigay sa kanila lahat agad-agad. O di ba? I-invest nila sa pagpapagawa ng bahay pag ninegosyo, hindi naman nila hawak yung perang yan. Ipaliwanag sa tao para hindi na nga ngamba. At siguro palipatin muna ng tirahan bago talaga, kung talaga delikado yung community nila eh. Total, tumama na sa loto, di tumira na sa gated community, ganun lang naman yon. And anyway, kung tumama ka sa loto, magpapagawa ka talaga ng magandang bahay. Alam naman magpagawa ka ng magandang bahay dun sa SQTR na pinanggalingan mo, abay hindi pwede. Lumayo ka na. Diba? O kung talagang mataas ang krimen.
At obligasyon niya ng ano pati ng gobyerno na dapat walang ganyang krimen, na hindi nag-aalala ang taong bayan na pag umaangat ka sa buhay or nakaswerte ka sa buhay, peligroso na ang buhay mo. Tama? O, ibili nyo na lang ng bigas, 20 kasi po ang isang ticket, na hindi naman nangyayari na maging 20 ang bigas, itaya na lang sa loto. Kaso mo, hindi naman tumatama, kumalam na lang asik mura mo. O, ibili nyo na lang bigas sa pagtrabaho dahil kung destiny nyo maging milyonaryo, kahit hindi loto, magiging milyonaryo kayo, taya pa mo, totoo po yan. Kaso mga kababayan, ang mga kababayan natin, umaasa nga sa himala. O, naiinganyo dahil madali atang tumama ngayon. Mga atit kuya, hindi po madaling tumama sa loto. Pakita ko sa inyo ha, ang statistics kung gaano kahirap tumama sa loto. Mas madali pang tamaan ka ng, mas madali pang ang possibility na tamaan or probability na tamaan ka ng kidlat kesa sa tumama ka sa loto. Ayan o. Oh. Ayun, mahaba tong post na to eh. Ang sabi dito, favor of the lottery organizers, not the bettors, and the probabilities of winning extremely low chance games of chance. How much more if the draw is rigged, aka millionario. Ang liit-liit ng araw ng chance ang manalo, paano pa kung minamahi ka? Kadudududa na eh. Hindi na katiwa-tiwala. So paano po mananalo kababayan natin dyan? A.K.A. millionario. The lottery is a tax on people who flunk math. Ha? Huh? Sabi ko kasi yung double taxation. Eh. So kung bobo ka sa math, alam mong hindi mo malalaman na apakaliit ng chance manalo dyan. Swertihan. Kahit naman naginip ka pa ng mga numero at combination, kahit pagsamasamayin mo pa ang birthday ng lola mo, anniversary nyo ng kasal or whatever, hindi ka tatama. Apakaliit ng chance. Oh. Sino itong Lloyd? Si Monique Lloyd. Sabi ni Monique Lloyd daw, si Monique Lloyd daw ay nag-offer ng insightful perspective on lotteries by characterizing them as a tax that unintentionally preys upon mathematical weaknesses for financial gain. So kung mahina ka talaga sa math, matutukso kang tumaya, no? So eto po yung chances kung ano ba yung mga pagkakataon or chance na tumama ka sa mga bagay-bagay na ito. Eto ha. Oh, medyo maliit lang, pero yan na nga. Chances na tamaan ka ng kidlat, isang beses out of 15,000 times na kumidlat. Kaya kumidlat ng 15,000 ngayong oras or ngayong araw at nakatayo ka sa gitna ng palayan. 1 in 15,000 times or chance na tamaan ka ng kidlat. So safe ka naman kahit na grabe na yung ulan ng kidlat dyan. Isang beses ka lang, di ba? Isa lang na pagkakataon na pwede kang tamaan ng kidlat. Kahit umuulan na, 15,000 na kumikidlat. May mga kumikidlat-kidlat dyan. Napakaliit ng chance na tamaan ka ng kidlat. Isang beses lang. So siguro kung kumikidlat ng 30,000 beses at ang tagal-tagal mo nakatayo dyan, baka tamaan ka ng 2 beses. Okay? Oh. Sa baha, bago ka tamaan ng baha, baka magka, di ba? Sa 27,000 na pagbaha, isang beses ka lang talagang maaanod. Like siguro safe naman yung lugar mo. Plane crash, 30,000 na flights, isang beses ka lang pwedeng maka-experience ng pagbagsak ng eroplano. Kasi ang safe ng sumakay ng eroplano, mas safe yan kaysa mag-barko ko, sabi nila. Although nakakatakot kasi pag nag-crash yan, saan ka babagsak? Sa tubig? Sa lupa? Di ba? So ang iba, sabi nila, mas safe daw sumakay sa barko kasi nga ang babagsakan mo, mababa lang. Pwede kang lumungoy. Eh, sa aeroplano nga po, napaka-safe naman ng protocols ng flights, di ba? So napakaliit naman ang chance na mag-crash yan, lalo pat hindi naman lilipad ang aeroplano kung alanganin ang panahon, di ba? Or masama ang panahon. So sa kakasakay mo ng aeroplano 30,000 times, baka swertein ka makasakay ng aeroplano na magka-crash or mababagbag. Meteorite, halimbawa umuulan ngayon ng bulalakaw or ano man yan, umuulan ng 250,000 pirasong bulalakaw. Isang beses ka lang tamaan o isang pirasong bulalakaw lang ang pwedeng tumama sa'yo kapag may umuulang bulalakaw kasi nga napakalawak ng daigdig and even the space itself, di ba? Oh. Ang chances of winning lotto, gaano kalaki or gaano kaliit or gaano
ka-frequent kang pwedeng tumama sa loto. Sa loto 1, or maybe combination ng 6 na numero, like 645, sa 5 million draws, mga ate at kuya, may draw, ano, ang draw ay araw-araw. Diyos ko po, ilang araw, yung 365 days in a year. Right? Sa 100 years, you only have like how many days? Kung 365 days in a year. Like 36,000 days lang in a year. Mabubuhay lang tayo sa mundo ng 36,000 days. Is that right? 365, i-multiply mo sa 100 years kasi 365 na araw sa isang taon eh. So, kung 100 taon, plus 36,500 days. Is that right? Tapos 5 milyong araw, sa 5 milyon, kung halimbawa nga isang beses sa isang araw may raffle draw. Kung halimbawa dalawang beses, 'di ba, sa isang araw may raffle draw ng may draw, lotto draw. Well, wala pa rin. Right? Maliit ang chance mong manalo in your lifetime. Baka nga kaapu-apuhan mo pang masugid na minimintin yung number niya, isang beses lang ang chance sa simpleng loto. Sa mega loto, 8 million draws bago ka makachamba ng isang beses. Sa super loto, 13 hanggang 14 million draws bago ka makachamba. Tumaya ka ng 14 million times. Diyos ko po. Tataya ka ng isang beses sa isang araw, kahit 5 beses ka tumaya sa isang araw, kailangan mo makataya ng 14 million times bago ka makachamba ng isang panalo. Nagastusan ka ng apakalaki, ganyan kahirap manalo. Grand Lotto, yung tinamaan kanina, dapat may 28 or 29 million raffle or lotto draw rather, bago ka makachamba ng isa. Ang hirap even sa Ultra Lotto na 40 million draws bago ka makachamba. Ganyan. Milyong draws bago mabunot ang tinatayaan mong numero. Tapos ngayon linggo-linggo may nananalo. At hindi umiimik ang palasyo. Nagbe-benefit ba sila? Ma'am, she, ikaw baga ang tinutukoy na o nanay ni Miss Pebbles? Sino baga ang o nanay? E di yung pandak na yun na yung unano sa TV series ng GMA. Ay si Ma'am Shi kasi maliit na babae. Sa tingin ko siya ang pinaparinggan. At Ma'am Shi, ikaw ay abogado, teacher ka pa, di ba? Kung ang tao ng asawa mo, tutalang asawa mo ay mukhang lutang lagi, ay parang may mga milagro na sa kanilang ahensya o departamentong pinamumunuan. Tanungin mo rin ang asawa mo. Eh, baka nga bising-bising ang asawa mo, hindi naman haggard ang mukha. Eh, namamaga pa nga. Tanungin mo ang asawa mo, teka muna, kuting. Ang tayaan ng numero, laging nanalo, pinagtatawanan na ng taong bayan. Hindi na naniniwala ang taong bayan. Baka kalabit, pwede mo kalabitin si Melionario doon. Or hindi mo pinupuna, baka ikaw ang lone bettor. Sino sa tingin nyo ang nananalo? Si Madam? Si Melionario? O si Taning na taga Bulacan? Or sila-sila, tas hati-hati na lang. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.